Madalas pong sabihin ng mga social media influencers sa kabila na hindi nila pinagkakakitaan ang kanilang mga social media platform. Madalas itanggi nila yung mga ganyang usapin, 'di ba? Karamihan nga sa kanila tinatanggi na sila daw ay mga paid trolls. Talaga, hindi pinagkakakitaan. Kaya pala, 'di ba? Katulad na ito. Ito po ay sa isang dating journalist. At medyo nakakaawa kasi nga naman kung mag-live siya sa kanyang YouTube channel. Abay, siguro after few hours na natapos na yung live, wala pa rin 300 ang views. Ibig sabihin noon, ang concurrent viewers lang ay posibleng 10 to 20 lang. Matagal ko na itong nasabi dati. Nang ibig sabihin, yung mga followers kasi nila, okay, ay posibleng mga fake accounts, mga trolls. 'Di ba? Kasi ang taas ng following, ang taas ng numbers of or number of subscribers. Pero bakit walang viewers? At yung sinasabi ng mga 'yan na hindi naman daw pinagkakakitaan nila ang kanilang social media account. Talaga, ay ba't may mga ganito? For donors and viewers, you may also send support via GCash. Talaga? 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 Tapos magmalaki tong mga to na sila kuno ay hindi naghihirap. Ay ba't may ganito? Ba't may mga pa-GCash? Ito po ay kay Jason sa. Kasi nakita ko etong kanyang live kanina. Hindi naman tayo naka-follow, hindi naka-subscribe, pero siguro talagang dumadaan. So, nagulat ako, 10 lang ang nanonood. Tapos, meron talagang for donors and viewers. You may also send support. Talaga? Wow. Tapos, ang yayabang, ang galing magmarunong, na yung tipong akala nila, sila na yung, di ba? On top of everyone else. Pagdating sa lahat ng bagay, pagdating sa lahat ng aspeto ng buhay, nang ibig sabihin, kasama yung kanilang, sabihin na natin, yung kanilang livelihood, yung kanilang kinikita, ang yayabang nyo, wala rin naman pala kayo. Ang yayabang nyo, namamalimos din pala kayo through GCash. Ang cheap ng ganito ha, yung magla-live ka. Anyway, hindi naman lahat. Kasi syempre yung iba dyan, talagang kailangan maglagay ng GCash kasi meron silang cost na tutulungan or mapupuntahan sa kikitain. Pero yung ganito, talaga, huh? What for? Marami ng influencers sa kabila na ganito ang nangyayari. Diba? Ang yayabang. Nakalam mo sino? Walay din pala. Okay? Sa kapusa na kayong magmayabang, kung meron na kayong may pagmamalaki sa buhay nyo. Pero take note ha, katulad nung madalas kong sabihin, ang magandang maipagmamalaki sa buhay natin ay kung paano tayo nakaka-influence, kung paano tayo nakakatulong, nakaka-reach out sa marami nating kababayan. Yun. Yung nakaka-proud. Talagang pwedeng ipagmalaki yun. Pero yung mga ganito, natatawa lang talaga ako. Talaga lang. 10 lang nanonood sa inyo. Tapos ganyan kayo kayabang. Yung tipong akala mo, sila na yung pinakamagaling sa lahat ng bagay. Lahat ng pahayag ng kung sinong expert sa isang larangan, basta hindi nila kaalyado. Abay, kikwestiyonin po talaga ang reputation at ang credibility. At syempre yung kaalaman ng taong yun. Ang tindi talaga. Sobrang tindi magmagaling ang isang katulad ni Jason sa at marami pa pong iba.